panibagong teknolohiya sa pagsasaka, isinusulong. Suportado ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Matsansumali ang mga makabagong makinarya na isinusulong ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC para magamit ang mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Sa ginanap na turnover and agricultural machinery distribution ng PhilMEC noong January 26, 2023 sa Science City of Muñoz, sinabi ni former Mayor Ferdinand Duboy Abesamis, kinatawan ni Governor Oyi, na prioridad ng gobernador na maitaas ang antas sa pamumuhay ng rice farmers sa pamamagitan ng paggamit ng bagong teknolohiya upang mas maparami at mas mapabilis ang produksyon ng palay sa lalawigan. Isa sa kanyang prioridad, sa kanyang panunungkulan, ay ang full mechanization ng pagsasaka dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil alam niya na pagka dumamit tayo ng mga makinarya magmula doon sa land preparation o doon pa lang sa pag-aayos ng lupa na tatamnan hanggang doon sa post-harvest facilities, ay kung ito ay fully mechanized na, ay mas marami ang ating aanihin, mas maganda para sa ating buhay, at mas maraming mabibiling palay ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga magsasaka upang ipamahagi na bilang bigas din sa mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija. Namahagi ang PhilMEC sa 59 Farmers Cooperative and Association ng 88 farm machineries na kinabibilangan ng 15 hand tractors, 27 walk-behind transplanters, 2 riding-type transplanters, 2 precision seeders, 3 rice reapers, 25 rice combine harvesters, at 14 na recirculating dryers. Umaabot sa 107.747 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pangsaka ang natanggap ng mga kooperatiba at samahan ng mga magsasakang Nueva Ecijano na mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Component. Paliwanag ni Director Dionisio Alvindia ng PhilMEC, malaki ang maitutulong nito sa mga magsasaka dahil mababawasan ang production at labor cost sa sektor ng pagsasaka. Anya, posibleng lumaki ang kita dahil agarang matutugunan ang pagtatanim at pag-aani. Sa pagpapatupak ng programa, nilalayo nito mapababa ang production cost ng mga pagsasaka na benepisyaro ng RCEF. Ng 3 piso kada kilo, mapababa ang post-harvest losses ng 3-5 bahagdan o porsyento, at mapataas ang productivity ng ating mga magsasaka sa 30 bahagi o 30%. Nagpasalamat naman ang mga nabenepisyuhan ng farm machineries sa PhilMEC at pamahalaang panlalawigan sa patuloy na pag-agapay at pagbaba ng mga programang nasyonal sa probinsya. Siyempre, itong ating yung binigay niyo sa amin, pag-iingatan naman niya, siyempre, pangangalagaan namin para magtagal. Ako bilang pangulo, BOD ko, buong puso kami, taas puso, nagpapasalamat sa PhilMEC sa tulong o binigay na sa amin na napakalaki na tulong na binigay sa amin samahan. Matatandaan na itinatag ni Governor Umali ang Provincial Food Council o PFC noong 2019 makaraang ipatupad ang rice tarification law bilang tugon sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ang mga magsasaka nang sumadsad ang presyo ng palay sa bansa. Sa pamamagitan ng PFC ay nabuhayang muli ang rice farmers sa probinsya na manumbalik ang sigla sa pagsasaka dahil binili ng Kapitolyo ang kanilang 6 palay sa mas mataas na halaga kumpara sa kalakarang presyo sa kanilang lugar.